linggo sa karaniwang panahon at ikapitong araw ng pagsisiyan sa ating mahal na ina na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, huwaran, mapagpakumbabaan. Si Maria ay namuhay ng may kapakumbabaan sa puso, kung kaya't siya ay naging karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Tayo rin namang mga nagdidibusyon sa Kanya ay tumulad sa Kanya, sa Kanyang pamumumuhay ng may kapakumbabaan sa puso. Ang ating tagapagdiriwang ay si Reverend Father Richard C. Montaner, MEC. Tayo ay magsitayo para sa pagsisimula ng banal ng misa. Sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon ng iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Inilarawan ni Propeta Isaias ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkakatapon bilang pagpapagaling sa mga karamdaman ng tao at ng kalikasan. Diyos ang may akda ng bawat pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang laging Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom, tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya ay nililingap, tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, may inaasahang pagbabago sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Tatanggapin natin ang kapwa, dukha man o mayaman, bilang kapatid kay Hesu Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang, diyan, o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Thank you.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos dahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Malapit na po ang inyong piyesta, kaya sasabihin ko na ngayon, advance happy fiesta. Kasi nga, sa piyesta, hindi yata ako makadalo, no? Hindi ako makapag-celebrate kasi bawal daw, sabi ni Murphy. No? Iilan lang daw yung pwedeng sumali sa fiesta ninyo. At least ngayon, nandito ako. Mga kapatid, sa panahon ng pandemya, madalas po ako nag-attend ng webinar at virtual meeting. At usually, palaging sinasabi ng host na pakimute ang inyong cellphone o kaya laptop, no? Kailangan nakamute. Bakit? Para marinig ang nagsasalita. Pag ikaw naman ang nagsasalita, kailangan i-unmute para marinig ka rin ng mga kasamahan mo kung saan-saan. Kung international na gathering yun, dinig na dinig po kayo ng mga kasali sa virtual meeting o kaya sa webinar. So maganda na may time na kailangan nakamute. At yung intention ng pagiging yung pag-mute mo ay para pakinggan ano ang sinasabi ng speaker. At mahalaga din na mayroon tayong panahon na tumahimik para pakinggan ang mensahe ng Diyos. Kasi nga sa panahon ngayon, ang dami ng bingi. Lahat siguro po tayo bingi, no? To some extent. Bingi in the sense na hindi na natin naririnig ang dapat pakinggan. Halimbawa, yung mensahe ng Diyos o kaya yung mga hinaing ng ating kapwa. Bakit naging bingi tayo sa maraming pagkakataon? Dahil ang pinapakinggan lang natin ay yung ating personal concerns, problems, wants, and needs. Kaya doon na tayo sa sarili nakatuon. The moment po na lumabas tayo sa ating sarili, that's the time na maririnig natin ang maraming mensahe. At yung mensahe na yon ay talagang nakatulong po sa buhay natin at sa buhay ng ating kapwa. At nakatulong
para lumago tayo sa ating pananampalataya. At ang palatandaan daw na talagang hindi tayo bingi, talagang napaka-sensitive ng ating tainga. Kung marinig na po daw natin yung pagbuka ng bulaklak, bawa yung, di ba, yung bulaklak, hindi pa yung nakabuka, no? Pagbuka daw niyan, may tinig daw, may sounds, no? At kung marinig daw po natin yung wow, ibig sabihin, attentive at sensitive po tayo doon sa sounds na yun, kasi napakaliit po yun, no? At yun siguro yung mahalaga na i-nurture natin, i-practice natin para lalo natin marinig ang tinig ng Diyos. Kasi nga, ang tinig ng Diyos napakaliit minsan. At ito ay narinig natin sa kapwa natin, sa kapaligiran natin, o sa sariling puso natin. Kaso lang ngayon, ang narinig lang natin yung nasa social media, yung bangayan sa panahon ngayon, no? Malapit, wala pa yung filing of certificate of candidacy, marami nang nangyayari sa bansa po natin, no? So yung away doon, away dito, ang bilis natin makarinig sa ganun. Pero yung dapat nating pakinggan ay na isang tabi po natin, na baliwala natin. Dahil mas malakas itong tinig na ito. Kahit ayaw natin pakinggan, dinig na dinig po natin. Kaya nga, mahalaga na i-mute natin. Mute muna. No? Para hayaan natin magsalita ang Diyos sa puso natin. At hayaan natin pakinggan ang ano yung dapat natin pakinggan sa ating paligid. Upang sa ganoon ay guided po tayo sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, ang isang taong pipi at bingi or yung utal ay talaga pong automatic pag bingi ang isang tao, hindi po siya makapagsalita. Kaya yung hearing ay napakahalaga po sa atin. Kung yung deafness at saka yung muteness natin, ibig sabihin, the incapacity natin to hear and to speak, mahalaga tingnan natin buhay ni Maria. Madalas po siya nagninilay, nakamute ang ating mahal na ina. At kung napapansin po natin, the moment siya nagsasalita, ano yung lumalabas sa bibig niya? Pagpupuri sa Diyos. Nakikita niya yung ginagawa ng Diyos sa kanya at para sa sanlibutan. Kaya yun ang lumalabas sa bibig niya. Bakit? Madalas po siya nakamute. Tumahimik ang ating mahal na ina. At bakit palagi siyang nakamute na nakikinig sa ating Panginoon? Dahil ito ay sign ng kapakumbabaan. At ito yung tema natin. The moment na in touch po tayo sa ating pagkatao, who are we in front of God? Talaga pong automatic na nandoon yung pagpakumbaba. Kasi nga, napagtanto natin na talagang we need God. At kung alam natin na yung katotohanan na yon, at saka, alam natin anong meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya sabi natin, yung pakikinig sa Kanya ay automatic. We always turn to God dahil alam natin na yung pagkatao po natin, sino at ano tayo ay galing sa Diyos. At narapat po lamang na tayo ay makikinig sa Kanya. Meron pong kaibigan, isang writer po. Nung training niya para maging magaling na writer, ang ginawa daw sa kanya ng kanyang mentor, isang lugar, nakaon lahat, nakaon yung TV, yung radio, lahat ng ingay. At doon siya magsusulat. No, na para daw, kahit saang lugar,
pwede siyang magsulat. So walang pinipiling lugar ang pagiging writer na talagang in-touch ka sa puso mo at sa iniisip mo. Ano yung gusto mong isulat? Matahimik man o magulo o maingay ang lugar, pwede pong gawin. At siguro ganun din po sa pakikinig natin sa Diyos. Na magulo, maingay ang isang lugar kung saan tayo naroon, dinig pa rin po natin ang tinig ng Diyos. Bakit? Mayroon pong time tayo na nakamute. At kung tayo naikinig palagi, lumalabas din po sa ating bibig ay yung pagpupuri sa Diyos. Dahil nakikita natin ano yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa pananampalataya po natin, lagi natin tandaan na ang mahalaga, makikita natin, mapagtanto natin what God has been doing for us and what God will do for us. Kaya pag ito na yung napagtanto natin na, wow, talagang ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin, lalo na sa, para sa ating kaligtasan. Ang siguro sa isang araw, masabi natin, wow, ang bait naman ng Diyos, ang buti naman ng Diyos. No, yung kagandahang loob ng Diyos ay damang-dama po natin. At yun naman ang dadaloy po, ipadama natin sa kapwa natin, lalo na po sa manangailangan, na hindi mawala yung personal involvement natin sa kapwa. Katulad ng ginawa ni Jesus sa isang bingi at utal o pipi na tao. Very personal yung kanyang pagkikitungo. Na yung personal interaction ay hindi po mawala kahit na may pandemya. Mahalaga po sa atin yung pakikiisa natin, yung pakikitungo natin, at yung pakikipagkapwa natin. No, sa Tagalog, napakalalim po yung salitang kapwa. Ibig sabihin po yung shared self, na yung pagkatao natin, nakikita natin sa kapwa natin. At kung nakikita natin yung sarili natin sa kapwa natin, automatic po na gagawa po na tayo ng kabutihan. Parang si Jesus, automatic na, ay, bingi ito, o pagalingin. Gagawa at gagawa ng makakabuti po sa kapwa. Para bang nag-alaga ka ng halaman, hindi naman tanong yung sarili, diligan ko ba ito o hindi? Automatic, didiligan po natin. At hindi natin magtanong, ilang beses ko ba didiligan? Or pwede bang ano na lang sa sunod na lang na linggo ko didiligan ito? Hindi. Kasi mamatay na po yun. No? So yung ano yung point natin gawin? Now na. No? Now na. At palagi nating ugaliin po na may time po tayo in a day na nakamute. Para may time tayo palagi upang purihin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kagandahang loob sa atin. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, ipayag po natin ang ating pananampalataya, tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santang Mariyang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Ninaog sa kinaruunan ng mga yumaong. Nang may tatlong araw na buhay magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatoran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikapitong araw, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, huwaran ng kapakumbabaan. Tulungan mo kaming mamuhay sa kanyang pag-ibig. Lahat, o Diyos, ang iyong planong katubusan para sa lahat ay hindi panandalian lamang.
kalooban mong tunay na magkaroon kami ng bagong buhay ayon sa iyong pag-ibig. Niloob mong kapag kami ay lapit sa iyo, kami ay magkaroon ng bagong buhay at magiging isang bagong nilalang sa pamamagitan ng katubusang ginawa ng iyong anak na si Jesucristo. Sa sandaling maibahagi naming ang biyaya ng bagong buhay, ay aming may isa sa buhay din ang pag-ibig na dulot mo. Sa lahat ng kahilingan na aming ipinadadaan kay Mariyang aming ina, ang pinakamalaga sa lahat ay ang mamuhay kaming lagi sa pagmamahal mo na ipinadama sa amin ni Jesucristo. Panginoon, maraming mga bagay ang nangyari sa aming paligid na kumukontra sa bagong buhay na dulot ng pag-ibig mo. Ang pagkakasarili, kawalang respeto at katotohanan, at ang galit na umiiral sa aming lipunan ang nagiging kalaban ng iyong pag-ibig. At ang pinakamasama sa lahat ay iyabang ng pagkakasarili na umiiral sa aming puso na nagiging dahilan upang hindi namin maibigay ang pag-ibig na bigay mo. Dinadalangin namin na malagpasan namin ang umiiral na ito sa amin. Katulad ni Maria, mamuhay nawa kami ng may pusong mapagpakumbaba upang tunay kaming maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Manalangin tayo. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo kaming makatugon sa kanyang pagmamahal tulad na naging tugon mo sa kanya upang kamtin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa kanyang tagiriran ang grasa ang aming kailangan at ang ibinibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming maisakatuparan ang aming mga hinihiling. Maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon ay maging misyon din namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan naman niya ang ating puso at isipan upang sa ating pagaling magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangailangan. Idalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Nawang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap, gayon din ang panaghoy ng inang kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa, hatid ng salot sa na hatid ng COVID-19, ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos, manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa lubungin nawa ng mga anghel at ng lahat ng mga banal, ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo.
madama naman namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Tayo po tayo. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay na naway magkaisa kami sa paikinabang sa balan na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa namang halagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minirapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Roberto naming, ni Pablo Virgilio naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, niya manalangin tayo sa Diyos Ama
alinsunod sa itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw ligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inialay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagandapating mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay, aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni, aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak. Upang ang kanyang kahari'ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Magsiupo muna tayo. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglingkod, ang Music Ministry, Ministry of Lectors and Commentator, Altar Server, Social Communication Ministry para sa ating live streaming. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay, pasalamatan din ang sponsor ngayon, ang Cluster Faith, headed by Brother Romy Austria at ang kapilya ng Santa Teresa Calcutta, headed by Melinda Guerrero. Bukas po ang sponsor ay ang St. Louis de Montfort Chapel. At higit sa lahat, ang nangunguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Richard Montaner, MAC. Magsitayo na po tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa. Humayo kayong taglaying kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.